Hi guys, welcome naman sa pagpapunulak natin. Ito ang inyong likod, EJ1&AAJA. Sa mga hindi po po nakikilala sa akin, ako po isang welder na nakabase dito sa Pilipinas. Eh kung bago ka lang po sa YouTube channel na ito, please lang po, paki-subscribe at paki-sampal na din po ng notification bell para update kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko dito sa channel na ito. So, don't forget to share, like, and subscribe. Alright? So, mga oragon ang topic natin ngayong umagang ito. So, dahil kahapon, nagtatrabaho kami, naputol yung, nasira yung martilyo namin. Yan. So, ito. Yung claw hammer. Yan. Sira, putol. Tingnan nyo naman. At yung isa, yung ball and hammer. Yan. Ball and hammer. Ang tawag namin dito is ball and hammer. Yan. So, ngayon, pinag-isipan ko, ano kaya kung bakal na lang ang gawin kong ano nito, bakal ang gawin nating hawakan para forever na siya. So hindi siya hindi siya masisira na ano. So hindi siya maputol, hindi na maano. So ngayon ang mga kailangan nating gawin para sabi ko nga sa nakaraang video natin para malaman mo na ang material mo ay cast iron or mild steel. So kailangan spark test natin 'to. So, spark test natin para alam natin kung ito ay cast iron itong gamit natin, yung martilyo na ito, or bakal. Alright? So, testingin natin. So, kita nyo naman mga kuragon, so ito ay isang mild steel. So, kaya okay na okay, pwedeng-pwede, gagamitan lang natin siya ng ordinary electrode or welding rod. So, yan, kailangan natin ano mga kailangan natin gawin para gawin 'to ng ng hawakan. So, kailangan natin gawin is maghanap tayo ng tubo na pwede dito or pwedeng something like that. So, yan, ito. Katulad dito. Yan. Katulad dito. Yan, so, mga tubo 'yan. Yan. So, pwede na ito siguro itong mahaba is pwede na dito. So ngayon, ang tanong mga kuragon, anong klaseng welding rod ang gagamitin natin? So yan, tip number one, so pagka mag-welding po kayo ng ganito, ng mga klaseng material, so ito po ay tubo, galvanized iron, ito po ay mild steel. So sabi ko nga sa mga nauna kong video, so mas maganda at pinaka-the best na gamitin natin is E6011. Yan. E6011 ang pinaka-the best na pwede natin gamitin dito dahil less yung kanyang contaminants na pwedeng i-contribute doon sa material natin at saka mas malalim yung tunaw niya at saka konti yung konti yung slag niya at saka malalim yung penetration niya. So, the best siya. Kaya yun ang gagamitin natin dito sa gagawin nating project na ito. So, bago tayo magsimula ng pag-welding, so i-shoutout muna natin yung ating 4,600 plus na subscribers. So, maraming salamat po sa pag-subscribe at tataguyod at pag-suporta. So, sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, so pindutin nyo lang po ang notification bell at saka subscribe button. So, subscribe na po kayo. So, every time na may video akong i-upload dito, so baka may matutunan kayo. Yeah. So, okay. So, prepare na natin yung ating gagawin. Yan. So, bago ang lahat, yung makina natin, ito, dati pa rin, yung ECO 210. Yan. So, yan. Ang iset lang natin na kuryente dito is mga siguro 80 lang. 80 to 90. So, gawin natin 90 para medyo, kasi manipis lang naman ito eh. 90 lang.
So, ilalagay natin ito dito. Ganyan. So, bago natin ito mailagay, so, kailangan pupukin natin. Okay? So, ngayon, okay na siya. So, hihinangin natin dito. No, so, hindi tayo maghihinang dito kasi lusot naman dito. So, hihinangin natin dito. Tapos, ispatan natin dito. Ano? So, para ito yung hawakan, medyo malaki. So, hindi siya, ano, siya magkakaproblema. Okay? Tapos natin. Yan. So, hindi na natin siya grind kasi para hindi nabubawasan yung ano niya, yung surface reinforcement niya. Ano ba? So, yan mga kuragon. So, natapos naman ang DIY project natin. So, yan. So, at least ito forever na siya. Ano? So, hindi na siya, ano, hindi na siya mapuputol. Baka kahit birahin mo ng birahin. So, mabigat nga lang. Kasi kayo yung bakal. At, yan. So, napaka, ano, hawak. So, hindi ka maano nito. Alright. Yung mallet. Yan, binilding din natin to. So, para ano, puso. Okay, so yan mga Oragon. So, maraming salamat po sa pagsuporta sa lahat ng ating mga subscribers. So, hanggang dito na lang po ang ating video ito. So, sa susunod na mga araw po ay gagawa po tayo na patungkol naman po sa ano, sa ating mga ginagawa dito sa school. Yung pellet welding, groove welding, plate welding, pipe welding. So, nandun po yun nakapasaloob sa AWS. Okay? So, pantamantala, ito na muna po ang mga ginagawa natin ngayon, mga DIY. So, maraming salamat po. Again, so this is your Kauragon AJ1A, AJA, Gerard A, ang inyong Kauragon soldador, mentor. Bye-bye!